Sa kabila ng pagbuhos ng tulong sa mga evacuee, ilan pa rin po ang nababahala sa kanilang sasapitin sakaling bumagal pa o tumagal pa ang aktibidad ng Bulkang Taal. Balitang hatid ni Darlene Kay. Ikalawang linggo na ngayong nasa mga evacuation center ang libo-libong naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Taal. Gaya ni Nora, nasa isang iglap, nawala ang kabuhayan sa bayan ng Agunsilyo. Dati po, ako ay natulong sa mga nangangailangan. Ngayon kami naman ang tinutulungan. Sa loob ng mga nakalipas na araw, nasaksihan kung paano magbayanihan ang mga Pilipino. Sa dami nga ng mga sasakyang may kargang relief goods, tagkanda traffic na sa SLEX nitong weekend. Kami ay nakakaranas sa kalamidad na ito. Ang pagtanggap po dito sa amin at saka yung mga tulong na dumadating sa amin, sobra pong nakakatouch. Dumamay ang mga mag-aaral. Meron po kaming nakalap na almost 50,000 ng pera mula sa volunteers natin. Mga magsasaka, pati na mga banyaga gaya ng isang Syrian vlogger na namahagi ng N95 mask. At ang grupo ni Najas na mga Indian national. Kaya hindi kami Filipino, pero tao kami. Gusto na ako po yung tulong-tulong. Sino po yung hirap na tao? Gusto na ako po yung tulong na tao. Labis ang pasasalamat ng mga evacuee. Pero ang pangamba nila, paano na sila sa mga susunod pang bukas? Lalo't kapag hindi na raw sila laman ng balita. Si Nicanor Indoso, lumikas mula sa Laurel, Batangas at nanunuluyan sa evacuation center sa Tagaytay. Umaextra sa paglilinis sa bahay ng ilang naapektuhan ng ashfall para kumita kahit papaano. Mga ilang oras po kayo naglilinis yan? Mga apat po. Magkano po ang binibigay sa inyo? Bayad? Ang DOLE at saka DSWD, actually ay may mga intervention at pondo para dyan. Doon sa nakaraang meeting last week with the President, tinastin sila ng Pangulo para magbigay ng assistance sa mga tao na ito. Kung hanggang kailan sila sa evacuation center, wala pang katiyakan. Pero imbis na magmukmuk ang ilang bakwit, idinaan sa kanta ang saloobin. Darlene Kay, GMA News.